Ipinakita niya ang aking galing. Sino ka't magmamahal sa maasang Pilipino? Maasahan siya ang ako, OFW, naging makampi ng ating mga kasabay at tagapagtanggol ng mga manggagawa. Ang sabi nga niya, trabaho mo ay sigurado kung siya ang ipopoto mo. Ang pangako niya, pamilya at protektado, kung pipiliin mo siyang muli. Senator ng San Juan, senator ng buong bayan, ang pambato ng manggagawang Pilipino, Senator Chinggoy Estrada number 27! Iyon! At ang magulang na presente, kay Senator Chinggoy, nandito po ang Vice Mayor Jamala, Ehersito ng San Juan City! Vice Mayor Jamala! Ehersito Estrada! Palakpa ka po! Maraming salamat, Tito Randy. Bago ang lahat, tira na. Tito Randy talaga Tito Koy. Pero acknowledge po natin na nandito na rin Senator Laurel Legarda! Hindi ma'am, sorry po. Pero pagbati po muna siyempre sa ating susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Bongbong Marcos Jr. Sa ating pong mga senador ng Unity, Congressman Bayani Fernando, Mayor Marides Fernando at sa mga ating local candidates, at siyempre sa mga Marikenyo, isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magpapakilala lang po ako. Ako po si Janelle Estrada, yung anay na anak po ni Senator Chinggoy. Kasama ko rin po ngayon ang aking mami, si Mrs. Presi Estrada, sa aking kapatid, si Jolo Estrada. Ayan. Pasensya na po at ngayong araw hindi po nakakarating si Senator Chinggoy. Ganun pa man ay ipinapabot po niya ang kanyang pagbati at kanya pong pasasalamat dahil sa upo niya. Simula po noong 2004, nung una siyang tumakbo bilang senador, hanggang 2010, hanggang 2019, na hindi raw po siya kinalimutan at patuloy na sinuportahan. Kaya maraming salamat po sa atin dito sa Marikina. Sa loob po ng 35 years na panunungkulan ni Senator Chinggoy ay tinabarian po siyang most productive at most prolific senator. Dahil siya po ay nakapag-akda ng mahigit 600 na panukalang batas na hanggang ngayon po ay napapakinabangan ng ating pong mga mamamayan. Kaya niyo po akong banggitin ang ilan sa mga batas po na ipinasabon niya. Una, ang batas kasambahay kung saan mahigit 5 milyong Pilipino ang nakikinabang sa batas po na ito. Isinulong to ni Senator Chinggoy para mabigyan ng karagdagang benepisyo para proteksyonan at matigil ang pagmamaltrato sa ating mga kasama sa bahay. Pangalawa ay ang SPES, ang Special Program for the Employment of Students, kung saan ang ating mga kabataan ages 16 to 30 years old, mapa-estudyante, mapa-out of school youth man, ay mabibigyan ng pagkakataong pansamantalang makapagtrabaho para po makatulong sa kanilang mga pamilya. Pangatlo po ay ang OFW Law o ang Migrant Workers Act, kung saan ang batas po na ito ay naglalayong pangalagaan at proteksyon na ng ating mga kamag-anak at mga kaibigan na nagtatrabaho at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. So ilan lang po yan sa mga batas na ipinasa ni Senator Chinggoy sa plenaryo ng Senado. At kung mapapansin po ninyo, yung mga batas na ipinapasa po niya ay para po makatuon sa mga manggagawang Pilipino. Ngayon po, sa panahon ng pandemya, alam ko ang ilan sa akin, nawalan po ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, at nawalan po ng pagkakakitaan. Umabot nga po tayo, 4 million po ang unemployment rate dito sa Pilipinas, at 8 million naman ang underemployment. Kaya patuloy pong isinusulong ni Senator Chinggoy ang trabaho para sa lahat at trabahong may dignidad. Kay Chinggoy Estrada, trabaho mo ay sigurado, pamilya mo ay protektado. Sabi nga po ni Senator Chinggoy sa akin, pataas na ng pataas ang mga bilihin, pati petrolyo, diesel, tumataas na.
Kaya sabi po niya, mataas ang mga bilihin ng ating mga tao, pero ang minimum wage ay nasa 500 lang. Kaya sabi po niya, pag siya po ay palare na maging senador, tataasan po niya ang minimum wage ng mga ordinaryong manggagawa. From 500, gagawin natin 800, at kung kakayanin, dodoblihin natin. Gagawin natin 1,000 ang minimum wage ng mga ordinaryong manggagawa. Kaya naman po, kaisa si President Bongbong Marcos Jr., Vice President Inday Sara Duterte, si Senator Jinggoy po ay patuloy na lalaban para sa karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya muli, huwag po natin kakalimutan, number 27 po, ibalik po natin ang boses at tinig ng masang Pilipino sa Senado, Senator Jinggoy Estrada. Maraming salamat po, Senator.